ang Santo Niño de Malitbog sa Southern Leyte. 3 dekada na halos na nawawala. At kamakailan lang, nahanap na raw ito. Abot langit ang galak ng mga tiga Malitbog sa Southern Leyte noong sa parade category ng Sinulog Festival sa Cebu taong 1991. Sila ang nag-champion. Ang bida sa kanilang pagtatanghal, walang iba kundi ang kanilang patron, si Senyor Santo Niño de Malitbog. Pero ilang araw lang matapos makauwi sa kanilang bayan, ang antigong Niño, bigla na lang itong nawala. February 2, maaga pa po kaming dumating dito sa simbahan, yung matanda ho na nakaluhod na sa harap ng altar. Nawala ang imahe ni Senyor Santo Niño! Bigla siyang nagsisigaw, itinuturo sa itaas ng altar na wala na ang Santo Niño. Kagulo nung oras na yon, ang haka-haka, baka daw may nakakita at saka nagka-interest na sumunod dito. Napablatter pa ang insidente sa mga pulis. Walang suspect. Hindi talaga nahanap yung Santo Niño. Nag-o-offer sila ng prayer, nagpo-procession sila para maibalik yung Santo Niño. Pero walang nangyari. May mga malalakas na bagyo na dumarating dito at naranasan namin. Sabi nga ng lola ko, yan kasi ninakaw ang Santo Niño, kaya nagagalit, ibalik na dapat sa simbahan. Kulang kami sa gabay niya. Sobrang laki ng kawalan nung nawala siya. Paano kami mag-move on kung empty yung altar dyan sa itaas? Nilagyan namin ng Santo Niño para kahit replica lang siya, may maging hope yung mga tao dito na maibabalik talaga yung Santo Niño. Patuloy kami naghahanap sa Santo Niño. Ang Santo Niño de Malitbog o antigong imahen ng balaang bata o holy child, patron ng kanilang parokya mula pa taong 1857. Gawa ito sa kahoy na nakatayo sa isang wooden base na napapalamutian ng mga disenyong bulaklak. Ang naturang imahen, pinaniniwalaang mapaghimala. Pag hindi siya ibinababa, uulan talaga malakas. Kasi yung Santo Niño, gustong-gusto talaga niyang tingnan yung mga bata na nakaputik-putik, basang-basa, no? Parang naglalaro. Kinabukasan, yung mga bata walang iniindang sakit. Isa sa mga deboto ng Santo Niño de Malitbog, si Jill. Binif kasi namin, pag once nasakitin ka, so iaalay ka, isasayo ka sa Santo Niño para medyo mawala yung sakit. Sumayaw din ako. Simula nung sunod-sunod na sinali ako, hindi na ako natakot. Si Rebecca naman, na madalas ma-assign na tigasayaw ng Niño, pinagmilagruhan din daw nito. Life and death na yon kasi 50-50 na talaga ako. 26 days ako doon sa hospital. Early in the morning, may nakita yung nanay ko sa dingding. Sabi ko, ay, si Señor Santo Niño, parang na-realize ko bakit sila nagpakita sa akin. So para sa inyo po, ma'am, parang sila si Señor Santo Niño yung nagpagaling po sa inyo. Yes, siya talaga. Wala nang iba. Pero ang isa sa pinakasikat na kwento tungkol sa kanilang patron, ang pagiging Santo Niño'ng gala raw nito. Dahil ako na'y bata, kundya nang ngatungatos ko ng merkado, palit siya isda. Kundya ang himbalik siya, gitanaw sa tindira, inuli siya ngatos kong binto. Ingon ang diha sa merkado nga, ang ijang feel nga Señor Santo Niño to. Si Father Paloma natutulog. Nandiyan na sa labas ang mga tao kasi magmimisa na nga. Tapos may batang umakyat sa itaas at ginising si Father. Wala naman yung batang kasama dito. May instances na nawawala siya. Tapos babalik siya doon sa altar. Pero hindi nila lubos akalain na sa pagkawala nito noong 1991, makalipas ang halos 30 taon, hindi pa rin ito nakababalik. Hanggang nito lang nakaraang linggo matapos ang halos 3 dekada, ang diocese ng Maasin sa Leyte nakatanggap ng tawag mula sa kakilala ng isang antique collector mula sa Marikina na si Francis. Ang kadalasan kong kinokolekta ay mga santo. I consider myself as a collector na hindi lang basta koleksyon. Meron siyang kinalaman sa debosyon din. Pero sa dinami-rami ng kanyang mga antigong santo, may isang natatanging imahen na bumighani sa kanya. 2017, nakita ko yung imahen na yun ng Santo Niño sa libro. Attracted,
Kasi maganda, iba yung pagkakaukit. Noong 2019, yung collector, di ba, na nagmamayari dati, he passed away. Noong nalaman ko na itong Santo Niño na to was available, right then and there, kumontak ako dun sa agent. I made an effort talaga to try and get it for myself. Ang imahen, inukit mula sa lumang kahoy. May taas itong 26 centimeters. Ang tuntungan nito, may disenyong bulaklak sa gilid. Dahil sa kalumaan, nagkaroon na ng crack at naputol na rin ang hawakan. Walang nakakaalam talaga ng background ng Santo Niño except that it might have been a private devotion. The mere fact that it appeared in a publication means the previous owner had no malice. Almost a year na nasa akin sila, I would say na maganda yung turnout ng taon. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng private message galing sa isang kaibigan ko na nagpadala siya ng isang link. May black and white na picture na luma ng isang Santo Niño. Tapos yung caption sa the biggest tragedy na naranasan ng parokya is when the Santo Niño was stolen. And pagkatingin ko pa lang ng picture, nakita ko agad yung Santo Niño'ng nasa akin. Halos tatlong dekada nang nawawala ang Santo Niño de Malitbog ng Southern Leyte hanggang napansin ng antique collector na si Francis na ang nabili niyang Niño mula sa isang namayapang collector noong daw 2019. Malaki ang pagkakahawig sa nawawalang patron. Yung mga sira, yung mga bale sa base, pareho. Plus yung pagkakahawak niya dun sa globo, parang magkamuka. What happened talaga was a shock to everybody. Dito na agad nakipag-ugnayan si Francis sa diocese ng Maasin. At matapos suriin ang mga larawang ipinadala ni Francis, kinumpirma ng diocese na ang nawawala nilang Santo Niño de Malitbog at ang Santo Niño na hawak ni Francis, iisa. After some validation, may mga klar na klaro po na mga detalye yung Santo Niño na unique po sa kanya. Lalong-lalo na po ang kanyang piyan niya o yung tinutungtungan po ng imahen. Mga kamay, state po ng kanyang muka, ang mga kulot po ng buhok, ang mata po ng Santo Niño, yun po yung malaking tulong po. Kasama na po dito ang mga recommendations po ng mga eksperto. Ito po ang parehong Santo Niño. Nagiyakan talaga kami sa office. Ito talaga yun. Hindi tayo nagkakamali. Papasalamat po kami sa Panginoon dahil lalo pong pinagtibay ang pananampalataya namin sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya na walang bagay na imposible. Talagang tuwang-tuwa ako. 16 years old siguro ako noon nawala. Ngayon 44 na ako. Gusto kong sumaya ulit, sir. Basta kakayanin pa ng katawan ko. Nung nakita ko yung picture, goosebumps. Sana makita namin siya in person bago siya makauwi. Ang tanong, ibabalik kaya ito ni Francis? Compared to the other things na meron ako, isa siya talaga dun sa parang mga favorites ko. Isa siya dun sa mga bagay na will stay with me forever. To be honest, masaya. Hindi ako nang hinayang o nagsisi. Nung nalaman ko yun, tinanggap ko na sa akin bumagsak yung responsibilidad para gawin yung tama. I was willing to give it back to the people of Malitbog. Isang malaking regalo, lalo na po at malapit na po ang 500th anniversary ng unang misa po sa Limasawa na parte po ng aming diocese. Sa ngayon, inaayos na ng diocese ng Maasin at ng parokya ng Santo Niño ang pagbabalik ng kanilang patron. Totoo po na mahihirapan po tayo ngayon sa kanyang pagbabalik dahil sa pandemya. Pero isa po ang sigurado na kung kailan man po siya babalik, meron po kaming instant na sinulog. Definitely observing the protocols and hygiene necessary po to prevent the spread of the virus. Kaya para masigurong maayos na maisasauli ang santo, ipinarestore muna ito ni Francis. Ang kailangan natin gawin sa kanya, nauna yung pinta sa mukha, yung mga daliri na medyo mga putol na, kailangan natin ayusin. Tapos yung boots niya, saka yung sa base. Ito na po yung mga damit para dun sa Santo Niño de Malitbog. These are all specially designed. Samantala, para pagbigyan ang hiling ni Jill na deboto ng santo, ipinasilip sa kanya ni Francis ang imahen. Ayan siya. Siya ba yan? Siya talaga? Siya po. Oh my God. Bakit parang naiyak ako?
Pag sinasayaw po namin siya, ganito po siya namin hinahawakan. Ganito po. Opo, ganito po siya. Tapos sasayaw ko kasi na sinalagan. Kakantahan ko lang siya dun sa kanta namin. Santo Niño, bendisyoni ang malitbog nga mahal mo, pamatiun mo, ugdawatun mo, kining among pag-ampo. Santo Niño, bisan pagkanusa, dili ka na mo ibulag. Nakatakdang pagbabalik ng Santo Niño de Malitbog sa Leyte, sabay-sabay po nating antabayanan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.